Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag na huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon, mga kamaestro, ay tungkol sa SRI update. Ito po ay latest update mula sa ating gagalang-galang na USEC Annalyn M. Sevilla. So alamin natin magkano nga ba ang matatanggap talaga nating SRI at kailan nga ba talaga ito matatanggap ng mga kaguruan sa buong Pilipinas. So wag na natin patagalin pa, tara umpisa na natin. Nga mga kamaestro, no, January 17, 2021, no, yung gabi na po ito, no, gabi na na-post ng ating kagalang-galang USEC Annalyn M. Sevilla yung mga latest update about SRI, about PBB, and about salary increase na ating matatanggap for this year, no. Pero dito sa video natin, mga kamaestro, ang tatalakayin lamang natin ay tungkol sa SRI, no, kasi ito yung mga ito talaga yung inaabangan ng lahat ng ating mga kamaestro diyan sa buong Pilipinas, no. Kailan nga ba? Kasi di ba naalala niyo nung pumutok itong balitang to, no? December 22 or December 21 if I'm not mistaken, no, last year. So nang maaproban ni Pangulong Duterte ang isang administrative order na kung saan tayo ay binibigyan ng SRI, no? Or Service Recognition Incentives. Okay, pero hanggang ngayon, until now, tayo ay umaasa pa rin at nag-aantay pa rin, no, na sana ay matanggap na natin yung dapat nating matanggap. Okay, so ito yung pinost ni USEC Sevilla. Dear Dep and family, before we start our work week tomorrow, let me share with you some news about most common queries I got in the past week. So ito na po yun, mga kamaestro, yung inaantay nating mga kasagutan, no, sa ating issue about SRI. Ayan. Number 1, Service Recognition Incentive, SRI. In the recent MANCOM meeting, Secretary Liling has reiterated the need and urgency to recognize the services of our teaching and non-teaching positions by providing the maximum SRI that DepEd funding can provide. She said that the services that our workforce has done to deliver the blended learning of Roche is notable and remarkable and should indeed be given recognition. Okay, so malinaw po dito sa sinabi ni USEC Sevilla, no, na si mismong si Secretary Briones na mismo ang nagsasabi na tayo ay karapat-dapat teaching and non-teaching ng DepEd na makatanggap ng SRI, no? So yun po. Next one, I presented to the Secretary and MANCOM members the criteria and conditions of the administrative order to grant SRI and gave the total pooled savings from personal services, detailed share of regions and central office to the pool, and the modified or realigned MOOE funds that DPM approved through release of SARO. We are just waiting to share to PE savings of one more region last Friday. Alright. So malinaw dito, mga kamaestro, na okay na. No, okay na, okay na yung budget natin. Kasi to clarify lang, mga kamaestro, yung ating kasing matatanggap na SRI ay yung budget ng DepEd, no? Yung buong agency natin, hindi lang yung region nyo or yung division nyo. Kung hindi, ang mangyayari dito, mga kamaestro, yung buong savings ng DepEd sa buong Pilipinas, pagsasama-samahin po yon at yun ang ating paghahati-hatian, no, para matanggap natin yung SRI. Okay? Kaya maliwanag po dito, maiintindihan natin na talagang depende po sa natitirang budget ng bawat region yung matatanggap nating SRI. Kung may region po na medyo konti yung savings,
So affected po ang lahat, no? Kasi uniformity po eh, no? So tayo ay equal, uniform yung matatanggap nating SRI. So kung ano man yung total na savings ng from region 1 to region 12 kasama na yung mga autonomous region NCR, yun po yung matatanggap natin. So ipag-pray na lang natin, idalangin na lang natin mga kamaestro na lahat ng region ay mayroong malaking savings, no? Kasi pag mayroong isang region na mababa yung savings, sabi ko nga kanina, affected po yung magiging total SRI na matatanggap natin. So yun po yung malinaw doon mga kamaestro. And then nakalagay din dito, mayroon pa pong isang region na hindi pa nakakapagbigay ng kanilang savings. So yun lang po ang inaantay natin para ma-finalize na ang SRI kung magkano nga ba talaga ang matatanggap natin. Okay, pero malinaw doon na malamang ay hindi talaga aabot ng 10,000. So yun lang po yung ilagay natin sa mga isipan natin. Huwag na po tayong umasa kasi baka masaktan lang tayo. Joke lang po mga kamaestro, no? So sabi nga ni Yusik Sibilia, okay na rin daw yun. At least meron tayong matatanggap kesa naman sa wala. Okay, so let us pray, let us hope na yung one more region na hindi binanggit ni Yusik Sibilia ay makapagbigay na ng kanilang savings para maidagdag na, para makuha na natin yung total SRI for this year. The total pooled savings that DepEd can generate shall be equally, uniformly, ayan, yun yung binabanggit ko kanina kamaestro, no? Equally, uniformly, shared by all eligible regular employees and is estimated to come up to uniform rate of 5K to 6K SRI employee. The final rate shall be determined tomorrow, which is today, no? As we get the final total eligible employees for the entire DepEd. Okay, kasi nga kagabi to na i-post ni Yusik Sibilia, January 17. So sabi niya, today we will determine or they will determine kung magkano nga ba talaga, no, January 18, 2021 ang matatanggap nating SRI. Pero sa kanyang estimate, no, to clarify mga kamaestro, this is not final, this is just an estimate, no? Ito yung tansya ni Yusik Sibilia, 5K to 6K SRI per employee. Okay, malinaw po yun. So, equally and uniformly. Yan kasi ang kanilang, kumbaga, sinusunod, no? Hindi pwedeng makalamang yung isang region. Okay? Baka magtaka kayo, mayroong isang region na malaki yung savings, no? Kasi nabanggit ni Yusik Sibilia dun sa kanyang comment, no, na yung BARMM, no, kasi sila ay hindi sakop ng national or ng ating national agency kasi sila ay isang autonomous region. So mayroon silang sariling budget, so malamang baka sila makaproduce sila ng 10k per employee. So tayo kasi, no, under tayo ng kumbaga ng ating national budget. So, expect na natin na 5K to 6K lang ang matatanggap natin ng, no, bawat isa. Okay, so let us wait and see na lang kung magkano nga ba talaga. So, abangan natin yung magiging update, no, ngayong January 18, 2021. The report has been approved by the Secretary and release of downloaded funds for SRI to region shall start week of January 18. Okay, so ngayon po yon, no? So, this day, January 18, 2020, ay magsisimula na po mag-download ng funds for SRI ang mga region. Okay? All regional finance officers shall be instructed to download same funds to the school division offices or SDOs. Okay? So this can be distributed to all eligible employees in its jurisdiction. Okay, so malinaw dito mga kamaestro, no? Inaantay, sabi ko kanina, inaantay na lang natin yung isang region, no? Pag nakapagpasa na yung isang region, nag-iisang region na hindi pa nakapagpasa ng kanilang total savings, no? So once na makapagpasa sila, the central office will determine kung magkano nga ba talaga ang magiging SRI ng bawat employee, bawat empleyado, non-teaching and teaching sa DepEd. And then determine na kung magkano talaga yung budget, ida-download na po ng region ang funds this day, January 18, and then
Right after that, yung mga SDO naman po ang mag-download ng same funds para maibigay na po sa atin o sa mga empleyado ng DepEd. Okay, so siguro, kung mag-start po ngayon, January 18, maybe the end of this week or maybe next week na po ang pinakasigurado na matatanggap natin yung SRI. Kasi hindi lang naman po ganun kadali, no, na kapag download na ng SDO yung funds, ay maibibigay na agad sa mga teacher, may papasok na agad sa mga ATM. So remember, mayroon pa po mga process yan na pinagdadaanan, lalo na yung pag-process sa land bank. No? So, hindi naman po agad-agad na pag-download na yung funds ay papasok na sa ating mga current account, sa ating mga ATM account. Hindi po ganun kadali or hindi ganun kabilis. No? I think kailangan pa ng one more day, one working day, para may pasok talaga sa ating mga ATM card yung pera, yung SRI natin. So, siguro by end of this week or pinakasigurado po niyan is by next week talaga natin matatanggap yung SRI. So, hindi natin malaman yung pinaka-exact date kung kailan. Alright. Ito po yung pahabol sa post ni Yusek Sibilia, Postscript. Additional info on things that DepEd has been doing negotiating as soon as AO 37 was issued. There is continuing negotiation with oversight agencies to allow DepEd to reach the allowable maximum rate of 10K per employee. Letter to DBM to allow each region or division to be treated as an agency so it can pay the difference of initial SRI versus maximum 10K can be allowed if ROSDO has enough savings to cover it. We also sought assistance to extend grant of SRI beyond 2020 timeline and fund source and to also find another funds available the outside DepEd. Alright, so malinaw na po dito na gumagawa naman po ng action yung ating gagawaran, no? Mayroon po silang mga ginagawang action na para sana mapunan yung 10K na maximum SRI na dapat nating matanggap. So wag nating isipin na walang ginagawa po yung DepEd, no? So malinaw po dito sa post ni Yusek Sibilia na they are doing their best, no? But nakadepende po talaga yan sa funds na matatanggap or sa funds or sa savings ng bawat region, ng bawat SDO natin. So, sabi ko nga, wala naman na tayong magagawa kundi ipanalangin po natin, ipag-pray natin na marami pang natitirang funds yung ating mga division at region para naman higit pa sa 6K estimate ni Yusek Sibilia yung ating matatanggap. Pero nga, sabi nga, ano man yan, magkano man yan, so hopefully, maibigay sa atin. At pasalamat tayo, be thankful tayo, blessings pa rin yan, no? Bigay pa rin sa atin yan, so we should be thankful for that. Although yung iba talaga ay expecting, kahit naman ako, kahit naman si El Maestro, expecting na 10,000, no? Pero sabi nga, wala naman tayong magagawa, kung yun lang talaga ang may bibigay sa atin. So wala tayong ibang magagawa kundi magpasalamat. Alright, so abangan po natin yung mga magiging update pa tungkol sa SRI novela. Di ba natin? So, kapag mayroon pa po tayo mga latest update, abangan niyo po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!